ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Webes, Oktubre 5, taong 2023. At mga kabombodcaster nation, ang Bombo Radyo Philippines po ay bumabati ng Happy Teachers Day sa lahat ng mga guro sa buong mundo. At sa ating Christmas countdown, 81 days to go, bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Philippine Coast Guard nakikipag-ugnay na sa may-ari ng foreign vessel na nakabangga ng Filipino fishing boat dyan ho sa Bajo de Masinloc. Ang inflation rate naman bumilis sa 6.1% sa buwan ng Setyembre. Ito naman, Commission on Elections didinggin na ang disqualification laban sa pagsali ng Smartmatic sa bidding ng 2025 midterm elections. Agrisolon naman nalawagan ng hustisya para sa mga nasuwing mangangisda sa Bajo de Masinloc matapos banggain sa karagatan. At sa ating provincial report, bitak sa mga classroom sa Kalayan, Cagayan, dumami pa matapos naganap ang lindol sa naturang lugar. At sa ating international news, housing program para sa mga nasunugan sa Hawaii, inilunsad na. At sa ating Asian Games 2023 update, Filipino Olympian na si Imer Marcial posibleng maibulsa ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas mamayang gabi. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ang iginagawang pakikipag-ugnayan ngayon ng Philippine Coast Guard sa may-ari ng foreign vessel oil tanker na nakabangga sa Filipino fishing boat sa Bajo de Masinloc na kumitil naman sa buhay ng tatlong Pilipinong mangingisda. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Jay Tariela, kasalukuyan na ni silang nakikipag-ugnayan sa port state control ng Singapore kung saan tinatayang patungo ang naturang foreign vessel. Aniya, mamayang hapon posibleng dumaong ang naturang vessel sa Singapore at inaasahang magsasagawa ng kaukulang investigasyon ang mga port state control officer nito sa pakikipag-ugnayan pa rin ng Philippine Coast Guard. Kung maalala, tatlong Pilipinong mangingisda ang nasawi matapos nababangga ng oil tanker na Pacific Ana na may flag na Marshall Islands ang Filipino fishing boat na sinasakyan ng mga ito. Kabilang sa mga nasawi ay ang 47 anyos na kapitan ng bangka at dalawang crew members nito. Lalo namang bumilis ang inflation rate sa buwan ng Setyembre dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na ang bigas, gayon din ang mga mabilis na paglaki ng mga gastos sa transportasyon sa gitnayan ng mas mataas na presyo ng gasolina. Sinabi ni National Statistician at Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa na ang inflation o ang rate ng pagtaas ng mga presyo ng mga consumer goods and services ay umabot sa 6.1% noong nakaraang buwan. Mas mabilis ito kumpara sa 5.3% na rate na naitala noong buwan ng Agosto. Aniya, ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation rate nitong Setyembre taong 2023 kaysa noong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan pa rin ay mas mabilis nang tumaas ang presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ang index ng food and non-alcoholic beverages ay naitala ang inflation print na 9.7%, mas mabilis kumpara sa 8.1% rate na naitala noong buwan ng Agosto. At isang bahagi yan ng 84.4% na kabuuang pagtaas. Gateway ni Mapa na isang salik din ng mabilis na inflation ay ang mga presyo ng cereal products. Sa kabila ng mga development ay nabanggit ng naturang opisyal, nagpaalala naman ng naturang ahensya na asahan pa rin ang paglalaro ng mga presyo ng bilihin sa ating bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, umabot na sa 6 na po ang mga disqualification petition na inihain laban sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Task Force Anti-Apple Chief at Region 8 Director Nick Mendros na tinatapos na nila ang mga petisyon para makakuha ng mga desisyon
laban sa mga kandidato bago ang halalan sa Oktubre at 30. Sa pinakahuling datos, nakapaglabas na ang naturang task force ng 4,672 na show cause order. Nakatanggap na din ito ng 936 na tugon mula sa mga sangkot umano sa premature campaigning na BSK itong Barangay Sangguniang ng Kabataan Bets na may humigit kumulang 200 posibleng disqualification petition na isampa sa summary proceedings. Iniulat din ng naturang poll body na 326 ang binasura na mga reklamo dahil sa kakulangan ng makatotohanang batayana. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang Task Force Contra Bigay ay maghahain ng humigit kumulang 10 disqualification petition laban sa mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan election na umano'y sangkot sa pagbili ng boto. Dagdag dito, nagsimula ng mag-deliver ang naturang komisyon ng mga election na paraphernalia sa ilang lugar sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, nakatakda namang dinggin ngayon sa Commission on Elections ang inihaing petisyon na naglalayong i-disqualify ang Smartmatic sa pagbili ng mga vote counting machines. Inihain ng grupo ni na dating COMELEC o Commission on Elections Commissioner Augusto Lagman ang naturang petisyon at inihain pa ito noong Hunyo 15 ng taong kasalukuyan. Batay sa petisyon ng naturang grupo, dapat ay hindi bigyan ng pagkakataon o payagan ng Smartmatic na makasali sa bidding dahil sa questionable integridad nito sa nagdaang halalan. Una na rin binigyang diin ng Commission on Elections and Bank ang Smartmatic ng pagkakataon na magkomento sa naturang petisyon. Ito ay ayon nga kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bahagi ng due process sa ilalim ng komisyon. Paliwanag pa ng Commission on Elections Chair, nais nilang dinggin ang naturang petisyon upang kaagad makapaglabas ng desisyon bago masimulan ng bidding ng mga bagong makina sa susunod na taon. Itinagda naman sa susunod na linggo ang naturang pagdinig sa nasabing kaso. Samantala, umabot na sa 860,977,500 na kabuuang halaga ang nailabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ilalim ng bagong rollout ng fuel subsidy program. Ang naturang pondo ay unang na-i-download sa bangko ng pamahalaan na siyang nagdi-distribute sa mga benepisyaryo. Umabot na rin sa 92,755 units ng mga pampublikong sasakyan ang nakatanggap ng naturang tulong pinansyal. Ito ay katumbas ng 605,186,000 na halaga ng tulong pinansyal na una nang naipamahagi sa mga tsuper at mga operators. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operators at tsuper sa gitna pa rin ng mahabang panahon na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Maalalang umangat ang presyo ng produktong petrolyo sa loob ng 11 magkakasunod na linggo na unang nagsimula noong buwan ng Hulyo taong 2023. Samantala, kumuha muna tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang maritime presence sa West Philippine Sea, pinadaragdagan raw yan ng leader ng Senado. Yan ang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Oras na para dagdagan ang maritime presence sa West Philippine Sea. Itong binigyan diin ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa gitna ng pagkasawi ng tatlong mangingisdang Pilipino matapos banggain na isang Marshall Island Flag crude oil tanker na Pacific Ana ang kanilang fishing boat sa Baho de Masinloc. Kung kakayanin, sinabi ni Zubiri na mag 24/7 ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Paliwanag ng liderato ng Senado, kung sa bawat oras ay may presensya ng Coast Guard, maliligtas agad kung may mga kailangan ng tulong at hindi namang gagaling ang rescue sa Palawan o sa Pangasinan. Pinayuan pa ni Zubiri ang PCG na bukod sa barko ay humingi na rin ng dagdag na pondo para sa maintenance and other operating expenses dahil mahirap nga naman kung may barko pero wala namang panggasolina at hindi mapakinabangan. Yes, actually kailangan talaga natin, kung kaya po mag 24/7 na magbantay ang Coast Guard, gawin po natin yun. Kaya nung hearing po namin with the Philippine Coast Guard sa budget, humingi po sila hindi lamang barko, humingi din po sila ng MOOE. Kasi wala, maski na po bago ang barko nila, kung wala naman pong gasolina, wala naman pong magbabayad sa kanilang sa mga kapitan at sa crew na mamamanag itong mga assets na ito, po tayo mag
ginagawa. So, part of the budget amendments that we will be doing for the 2024 budget is the purchase of equipment, necessary equipment like patrol ships. We've committed to an additional patrol ship for the Coast Guard in this budget, a large offshore patrol ship, hindi maliliit. Humirit din ang senador na maliban sa Coast Guard ay kailangan ding dagdagan ang ating PNP Maritime na silang magbabantay naman sa 5-kilometer zone sa karagatan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nais ni Ana Calusugan ng Party List Representative Ray Reyes na mapanagot ang PhilHealth, itong Philippine Insurance Corporation, dahil sa hindi nagawang protektahan ang personal information ng mga miyembro nito. Nanawagan naman si Reyes dapat magbitiw na rin sa pwesto ang mga opisyal ng ahensya dahil hindi nila kayang gampanan ang kanilang trabaho, lalo na sa pagpapanatili sa integridad ng mga government transactions. Sinabi ni Reyes hindi makatarungan na ang pahayag ng mga opisyal ng PhilHealth sa pagsisisi sa mga patakaran sa pagbili ng gobyerno para sa hindi nito pag-update ng mga antiviral system nito. Binatikos din ni Reyes ang PhilHealth sa magkakaibang pahayag nito. Ayon kay Reyes, nakakalungkot na pinapaikot tayo ng PhilHealth sa pababago-bago nila ang statements. Nagpasalamat naman ang mambabatas sa Department of Information and Communication Technology sa pagtulong sa pagpapanumbalik ng sistema ng PhilHealth. Ngunit muling iginiit na ang pangunahing alalahanin ay ang data ng mga miyembro na nakumpurmiso. Sa dagdag pang mga balita, nanawagan naman ng hustisya ang Agri-Party Representative Wilbert Lee at dapat naman nagot ang mga responsable sa pagkamatay ng tatlong mangisda sa isang insidente ng pagrampa sa Scarborough Shoal o sa Bajo de Masinloc sa bahagian ng Zambales. Nabatid na isang oil tanker ang bumangga sa bangka ng mga mangisda at malino na hit and run ang kanilang ginawa. Ayon kay Congressman Lee, dapat mapanagot ang mga ito sa kanilang mga aksyon at mapaharap sa mas mahigpit at mabigat na parusa sa pag-alis sa lugar at iniwan ng mga biktimang mangingisda. Namatay ang tatlong mangingisda nang lumubog ang kanilang bangka na nakadaong sa layong 85 nautical miles hilagang kanluran ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc matapos itong mabangga ng isang tanker ng krudo na nakarehistro sa ilalim niya ng bandila ng Marshall Islands. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang mambabata sa pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawing mangingisda. Panawagan ng kongresista na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatlong mangingisda sa naturang trahedya. Ayon naman sa Philippine Coast Guard na posibleng natutulog ang mga mangingisdang Pilipino nang mangyari ang insidente na naganap bago mag-umaga noong Lunes ng Oktubre nga po yan itong nakaraang dos lamang. Sinabi naman ni Lee kung talagang aksidente ang insidente, ang mga namamahala sa oil tanker ay dapat nang manatili at tumulong sa mga nakaligtas. Punto namang mabatas na kapag may aksidente, ang instinct ay agad na i-check kung may nasugatan ba o may napinsala at saka ito tutulungan. Ayon naman sa mga batas na dapat ubusin ng gobyerno ang lahat ng paraan upang makamit ang hustisya para sa mga pamilya ng mga napatay ng mga isda na umaasa sa mga otoridad upang habulin ang responsableng partido. Siniguro naman ang Philippine Coast Guard na aabot ito sa bandila na sasakyangan pandagat na sangkot sa naturang insidente. Umaasa rin ang naturang mambabatas na magiging mabilis at mabusisi ang magiging investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Hiniling ng Korte Suprema sa pamagitan ng Office of the Court Administrator sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang isang social media page na nag-aalok ng umano'y 100% na legit na serbisyo para sa annulment at nullity of marriage. Ayon sa request, kaagad na pinaimbestigahan ng Korte Suprema ang nasabing social media page upang matugunan o kasuhan ang sinumang namamahala dito. Sa ilalim ng Presidential Decree 828, ang Office of the Court Administrator ay may mandato na tulungan ng Korte Suprema sa pangasiwa nitong administratibo sa lahat ng korte sa bansa, gayon din ang mahigit 2,000 hukom at mahigit 20,000 na mga tauhan ng naturang mga hukuman. Ang annulment ay isang legal na proseso ng pagdedeklara ng isang legal binding ng kasal o na null and void.
sa mga kaso ng annulment, ang mga pagdinig ay isinasagawa na kinabibilangan ng paglalahad ng mga testigo at mga dokumento. Ang Office of Solicitor General ay nakikilahok sa mga paglilitis sa pagpapawalang visa dahil kinatawan nito ang interes ng Estado sa naprotektahan sa mga itong mga kasal. Ang Office of the Court Administrator ay naudyukan na magsagawa para sa isang investigasyon matapos ang atensyon nito ay tawagin sa isang social media advertisement na nag-aalok upang iproseso ang annulment at nullity ng isang kasal. Sa dagdag pang mga balita, kusang loob namang sumuko ngayon sa kapulisan ng 6 na pulis na sangkot sa mistaken identity incident sa binatilyong si Jemboy Baltasar. Ito ay kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Navuata City Regional Trial Court Branch 286. Ayon kay Criminal Investigation Detection Group Director, Police Major General Romeo Caramat Jr., sumuko ang 6 na dating Navuata's Police sa Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group Quezon Provincial Field Unit na kinilalang sina Police Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban Sabate, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Edmard Jade Blanco at gayon na rin si Patrolman Benedict Mangada. At kaugnay nga niyan, mga kabomba at Kestar Nation kasalukuyan ng isinasa ilalim ngayon sa booking process at the documentation ang natura mga individual para sa proper disposition. Kung maalala, una nang naglabas ng warrant of arrest para sa kasong murder at ito nga ay non-liable, mga kabombo at Kestar Nation. Samantala, abot naman sa 4 na katawang iniwang patay ng sumiklab na sunog sa bahagian ng Taguig City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 3 as a 3:54 a.m. ng sa bahagian ng 336 Gumamela Street, Katipunan Village sa Barangay Western Bicutan, Taguig City. Ayon kay Bureau of Fire Protection Officer 3, Ana Joy Parungaw, sa ngayon ay nananatili pa rin under investigation ang naturang insidente upang alamin kung ano ang posibleng naging sanhi ng pagsiklab ng nasabing apoy. Kasunod ito o kaugnay nito ay nakatakda namang isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Una lang iniulat ng Bureau of Fire Protection na umabot sa first alarm ang sunog bandang alas 4 ng umaga at naging under control naman bandang 4:22 ng umaga pa rin. Tuluyan namang naapula ang apoy bandang alas 4 ng 30 ng umaga. Tinatayang aabot naman sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng pagkasunog ng nasabing bahay. Samantala, nanawagan ng donasyon ang drag queen si Manila Luzon para sa pampiyansa sa kamakilanlang na inarestong si Pura Loca Vega. Ito ay matapos nga na arestuhin ng Manila Police District Station 3 sa Quiapo, Manila, ang naturang drag artist ng dahil pa rin sa kontrobersyal na performance nito na Ama Namin Remix habang nakasuot ng costume ng itim na Nazareno. Gamit ang kanyang mga online platform ay nanawagan ng donasyon si Manila Luzon sa pamamagitan ng pag-post ng QR codes at account numbers para sa fundraising pampiyansa nga ni Vega. Kung maalala, tuluyan ng naaresto ng mga otoridad ang kontrobersyal ni Asna si Amadios Fernando Pagente o mas kilala sa screen name na Pura Loca Vega sa kanyang residensya sa Santa Cruz, Manila. Ang pag-aresto kay Pura Loca Vega ay may kaugnayan sa kasong inihain sa kanya na immoral doctrine, obscene publication and exhibition, and indecent shows. Ito ay sa bisa na rin ng arrest warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 36. Ayon sa mga otoridad, nabigo si Vega na dumalo sa mga isinasagawang preliminary investigation hinggil sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Abot naman sa 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga provincial stations sapagkat dalawang sundalo ho ang itinuturo ng person of interest sa pagpapasabog sa isang lugar dyan sa Iloilo City. Ang kabuang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Tinukoy na ng Philippine National Police ang dalawang persons of interest sa pagpapasabog ng granada sa Municipal Library sa bayan ng Dingle, Iloilo.
Ito ay sina Private First Class Romel Juliesa at Staff Sergeant Cal Pasioli, pawang assigned sa 6th Forward Service Support Unit ng Philippine Army. Sa panayam ng Bomboranjo, Iloilo kay Police Major Rolando Araño, ang spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na nahagip sa closed circuit television camera ang dalawa kung saan nakasuot pa ng uniforme ang isa sa kanila. Ayon kay Palomo, isa sa tinitingnang angulo ay ang pagkagalit ni Staff Sergeant Oli sa isang personnel ng Philippine National Police na naka-duty sa checkpoint ng Commission on Elections kung saan tinikitan ito sa paglabag sa Municipal Ordinance. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaso ang nasabing mga sundalo. Na-identify na natin yung mga suspect doon sa paghagis sa isang hand grenade sa municipal library ng bayan ng Dingli. At sa kasalukuyan ay inihanda na po yung mga kaukulang mga dokumento para sa pag-file ng kaso against sa kanila. Dalawang sundalo, isang staff sergeant at isang private first class. Lahat po ay naka-assign sa 6 Paso na naka-base dyan sa Camp Hernandez sa bayan ng Dingli. Si Police Major Rolando Araño para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! Samantala, bitak naman sa mga classroom sa Kalayan, Cagayan, dumami pa matapos ang naganap na lindol. Yan ang pag-uulat ng Bumbo Radio Cagayan. Mas lalo pang dumami at lumaki ang bitak sa mga classrooms na iniwan ng mga nakalipas na lindola sa Kalayan, Cagayana. Ito ay matapos na makaranas muli ang isla ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Sa naging panayam ng Bumbo Radio Cagayan, sinabi ni Mayor Joseph Llopis na sa nakalipas na naranasan nilang lindol ay umabot sa 18 silid aralan ang nasira at lalo pang natuluyan at lumaki ang cracks ngayon, kaya kailangan na talaga itong ayusin. Naisangguni na nila ito sa mga concerned agencies at naghihintay na lang sila ng approval dahil hindi lang naman sila ang humihingi ng tulong. Sa ngayon ay blended learning muna abang estudyante sa isla dahil hindi na sila pinayagang makapasok sa mga classrooms at takot na rin ang mga bata na pumasok sa mga paaralan. Ayon pa kay Mayor Llopis, maging ang kanilang munisipyo ay may mga cracks din pero wala silang pagpipilian kundi gamitin muna ito bagamat may initial na pondo na rin sila para gumawa ng bago nilang munisipyo. Samantala, may isaanyang bata na nasugatan ng lumindol dahil tumalon sa kanyang kinatutuntunan na naging dahilan ng pagkakauntog at nagkaroon ng sugat sa noo. Hindi naman na ito kailangang tahiin at nakauwi rin agad. Kami po ay papatulong sa concerned na agencies para sana mapadali yung pag-repair, no? Kaya total new construction ng ating mga school buildings. Yun man sana yung pinaka-priority, no? NGO, alam natin marami dyan yung malaking puso, no? Sana matulungan po kami sa aming mga classrooms man lang. Para sa Bumbo Network News, mula rito sa Bumbo Radio Cagayan, ako si Bumbo Lani Velasco para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, ang pamilya ng nasawing Pangasinenseng Overseas Filipino Workers sa Saudi Arabia patuloy na nag-aabang sa resulta ng investigasyon. Ina ng biktima, hindi kumbinsido na kasamahan ang anak na ang Kenyan ang tinuturing na salarin. Ang detalye niya ay tinutukan ng Bumbo Radio Dagupan. Patuloy pa rin inaabangan ng pamilya ng nasawing overseas Filipino worker mula sa Saudi Arabia na si Marjorie Garcia ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Department of Migrant Workers ukol sa brutal na pagkamatay nito. Ayon sa nanay ng biktima na si Tita Gonzales, hindi anya sila kumbinsido na ang kasamahan ng kanilang anak na isang Kenyan ang itinuturong salarin dahil bago pa man maganap ang insidente ay pinaalis na umano ito ng kanyang employer at ibinalik sa agency. Mag-isa na lamang umanong naiwan si Marjorette sa bahay ng kanyang amo at noong Setyembre 15 pa umano nang huli nilang itong nakausap. Nagtaka na umano sila ng mga sumunod na araw ay walang paramdam ang anak nila at mayroon umanong nagparating na balita na nakauwi na ng Pilipinas ang naturang biktima. Ngunit hindi nila ito pinaniwalaan dahil ayaw umanong ibigay ang kanyang passport. Matapos nito, Setyembre 27, nang matanggap nila ang tawag mula sa agency na wala na ang kanilang anak. Sa kasalukuyan ay hindi pa umano sila ina-update patungkol sa nakalap na impormasyon ng mga kinauukulan. Ngunit ang tangi lamang nilang nalaman
ay nakadetained na raw ang naturang Kenyan na dating kasama ni Marjoretta. Pero sabi nila yung Kenyan nakadetained na daw kasi parang dalawang angulo, ever yung amo o yung Kenyan talaga ang ano eh. Kasi parang yung amo kasi parang di ba sabi niya nasa Pinas na yung anak ko, di parang may pinagtatakpan. Kaya yun ang inaano namin. Hindi lang gusto namin malinaw na kaso kung talagang sino talaga may kung ano yung gawa. Ang pinipinto niya sa mga ugang ko, ang hindi daw yung kasundo yung amo niyang babae na may anak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Oliver na ako masag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo International News. Ang housing program naman para sa mga nasunugan sa Hawaii, inilunsad na. Yan ang pag-uulat ng Star FM Bacolod. Naglaan ng $4 million ang Hawaii kasama ang Maui County, the American Red Cross, Council for Native Hawaiian Advancement at Hawaii Community Foundation para sa pilot program na magtatagal ng 6 months o higit pa para sa mga Lahaina fire survivors. Upang matulungan ang mga nasunugan ay hiniayag ni Maui Mayor Richard Bison noong Martes lamang ukol sa bagong programa kung saan ay pakay nito na hikayatin ang mga residenteng hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa mga hotels at Airbnbs. Magbibigay sila ng $375 a month o 21,291.19 pesos sa kada isang pamilya na kumukop ng survivor o di kaya ay $1,500 o 85,164.75 pesos sa higit dalawa pang survivor ang nakikitira. Ayon sa mayor, ang ideyang ito ay para gumawa o magparating ng aloha spirit at camaraderie na meron na ang komunidad. Sa panayon naman ng Star FM Bacolod sa kay Filipino migrant na si Nikki Lat, ang kanyang asawa na si Charles Lat ay ibinahagi nila ng maraming private entities at tumutulong agad-agad sa kasagsagan ng sunog sa Lahaina. There are help coming, may mga private, I would say nauna ang mga private entities na nakarating, mga churches, ganyan, tsaka mga boats, ng mga private boats yan, nagsarili na sila ng effort to send to the west side, which is like Maui, Lahaina itself, it's on the west side. Tapos may mga towns pa after that na hindi nakakuha ng kahit anong relief good dahil nga na nakakonsentrate dun sa gitna, yung malapit sa airport. Kung maaalala, nagkaroon ng malawakang wildfire sa Lahaina, Hawaii noong Agosto 8 na nagtagal hanggang Agosto 27 kung saan nagsimula ito sa isang spark na hindi agarang naapula ng mga bumbero at nagresulta sa libu-libong natupok na kabahayan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa mga balita mula sa Ibayong Dagat, aabot na sa mahigit 75,000 ng mga United States healthcare workers ang nagkasangayon ng 3-day strike ngayong araw. Sa ulat ito na ang pinakamalaking bilang ng mga health care workers na nakiisa sa kilos protesta. Ang naturang strike ay nilahukan ng nasa mahigit 75,000 workers mula sa Kaiser Permanente na itinuturing din na pinakamalaking non-profit healthcare organization sa Amerika at ikinasa naman nila ang naturang strike ng dahil sa tumataas na inflation na nakakaapekto sa buong bansa at mamaya nito. Ilan sa mga dahilan ng mga nakikiisa sa naturang rally ay dahil sa pagiging overworked ng mga empleyado ngunit pawang hindi naman napapaswelduhan ng sapat. At kaugnay nga niyan, isinusulong nito ang kanilang mga panawagan dagdagan ng kanilang sweldo at proteksyonan laban sa mga subcontracting at outsourcing of labor. Samantala nang dahil naman sa 3 araw na strike na isinagawa ng naturang mga empleyado ay inaasahang makakaapekto ito sa kanilang kumpanya. Bombo Sports News. Nakatakda na mamayang alas 8:45 ng gabi ang gold match sa pagitan ni na Filipino Olympian Imer Marshall at Chinese boxer na si Yumera Marshall at ang Chinese boxer na si Tang Latihan Tiohobeke Chige. Ito ay sa ilalim ng men's 80 kg boxing sa nagpapatuloy na ASEAN Games 2023 sa Hangzhou, China. Kung magwawagi ang Pinoy boxer ay tiyak na ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas sa pinakamalaking regional sporting event sa Asia.
Maalalang kahapon ay tinalo ni Marshall ang Syrian fighter na si Ahmad Gozun sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round. Nagawa ni Marshall na pataubin o patumbahin ang Syrian fighter sa kabila ng magandang performance ng kalaban at mas matangkad pa ito kaysa sa kanya. Sa naging panalo ng Pinoy boxer ay tiyak na ang kanyang silver medal habang pasok na rin sa Paris Olympics. Si Marshall ang ika-apat na Pinoy athlete na nakapasok sa susunod na Olympic sa nakatakda na manggawin sa taong 2024. Christmas, it's a time for sharing, giving gifts. Mga kabamba at Kestar Nation, muli sa ating Christmas countdown. 81 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Everyone, this Christmas we share.